Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay. At ngayong araw na to ay tuturo ko sa inyo ang isa sa mga request ng ating mga subscribers kung paano ba gumawa ng napakasarap na homemade nachos na pwede mong ihain at syempre pwede mong pagkakitaan. So tara na, atin na ang simulan. Ngayon, para sa ating simpleng sangkap para sa homemade nachos, unang-una kailangan po natin ng mayonnaise, any brand. So, hindi ko po ito uubusin lahat, ha. Kukuha lang tayo ng sakto nating gagamitin para dito sa recipe na to. 2 pack ng cheese whiz. Siyempre, hindi mawawala yung ating nacho chips. Ayan. So, ang 1 pack po nito ay 200 grams. So, 2 pack yung aking gagamitin para sa recipe na to. Meron tayong hiniwang puting sibuyas. So, slice niya lamang po ng ganyang kaliliit or depende yan sa inyo kung gaano karami din yung gusto nyong ilagay. Meron tayong pipino. Yan. Masarap pag maraming pipino yung nachos. So, sa mga gulay naman, nasa atin yan kung gusto nyo ng marami. Wala naman pong ano yan eh. Timbang. So, nasa yan kung gusto mong maraming toppings na gulay, lagyan mo. At yung ating kamatis, so, tinanggalan ko po yan ng buto, ha, para hindi nagtutubig pati yung ating pipino. At syempre, ang gagamitin kong karne para sa ating homemade nachos ay corned beef. Ayan po, yung nasa lata. Or pwede naman kayong gumamit ng ground beef, ground pork, at pwede rin naman ang ground chicken. So, nasa inyo yan. Ito naman kasi ay friendly ang presyo, hindi mabigat sa bulsa. So, mag-start na tayo at magdadagdag tayo ng additional cheese toppings mamaya para sa ating pag-a-assemble. So, ngayon, ang una nating lutuin ay yung ating corned beef sa ating pan. So, yan, nakapagsalang na ako ng aking pan dito sa ating kalan. So, napakasimple lang, huwag na nating lalagyan ng oil yung pan. So, igigisa lang po natin itong ating corned beef hanggang sa makita ninyo na nagda-dry na siya. So, kung mapapansin ninyo, wala akong nilagay na oil, ha, kahit ano. At hindi na rin po ako maglalagay ng pampalasa dahil maalat na yung cheese at yung ilalagay pa nating cheese whiz plus yung ating nachos. Kaya, hindi na kailangan to lagyan ng mga kung ano-ano pang pampalasa. Basta, hayaan lang natin yan madrain hanggang sa makita ninyo na nag-i-start na siyang manuyok yung ating corned beef. So, lutuin lamang po natin in low to medium heat lamang ang apoy at huwag ninyong iiwanan para hindi masunog. Maging pantay lang yung kanyang pagkakaluto. So, yan, after 5 minutes na hinahalo ko siya at niluto sa low to medium heat ang apoy. So, nakita ninyo, dry na yung ating corned beef. So, pwede na nating patayin yung ating kalan at ilipat to sa ating lagayan. At mag-start na tayong mag-assemble ng ating homemade nachos. So, yan, mag-start na tayong mag-assemble ng ating homemade nachos. So, gagamit ako ng isang malaking lagayan. Pwede kayong gumamit ng Tupperware o anong lagayan na komportable kayo para sa inyong homemade nachos. At lalagyan ko ng kitchen towel. So, nag-iinarte kami ngayon mag-iina. Ito ang aming banding, ang pagkain ng nachos. Kaya, budget friendly lang muna itong aming mga sangkap. So, once na lalagyan na yan, yung ating lagayan, ang una nating ilalagay ay yung nacho chips. Ayan. So, mag-assemble lang kayo. Lagay lang dyan. Depende yan kung gaano karaming gusto nyo, lagyan nyo ng arte. Ako gusto ko lalagyan ka ng arte kasi nakaka-attack kasi kapag maganda yung presentation. Mapapakain talaga. Masarap to habang nanonood kayo ng movie o kaya nagbabanding kayo ng mga anak mo, nagkukwentuhan ng mga walang kwenta. Ayan. Lagay-lagay lang ng ganyan. Ang ganda nung ating nacho chip. Sa mga magtatanong, binili ko po ito sa SNR
Ang apat na pack po na pinakita ko sa inyo ay 212 pesos. Yan. Lagyan natin ng ganyan. So, yan. Tapos na tayong magsalansa ng ating nacho chips. Lagyan lang ninyo ng arte. Yan. Para kung halimbawa meron kayong bisita, nakaka-attract yung design. Then, magsusunod na tayo ng mga gulay. Yung pipino, so sabi ko nga, depende yan sa nais ninyo, gano'ng karami yung gusto nyong ilagay. Wala naman yan sa sukat. Nasa atin yan. Kung mahilig kayo sa gulay, damihan ninyo. Or gusto nyo, dagdagan nyo pa nga to ng mga iba't ibang gulay na trip ninyo. Mas maganda kapag mas marami. Mamaniin lang po to ng mga anak ko, malamang itong gagawin na to. Dahil nakaabang na po sila sa mga gilid-gilid dyan. So, yan. Tapos, yung kamatis. Wow, sarap. Mahilig ako magtitingin ng mga, sa mga restaurant ng mga ganito. Tapos, pag uwi sa bahay, ginagaya ko. Kasi na-attract ako sa design nila eh. O, diba? Hindi mo na kailangan bumili pa sa labas. Ikaw na mismo gagawa sa pamilya mo. Mas nakakatipid ka kasi marami kang magagawa. Yan, damihan natin ng gulay kasi mas masarap pag colorful. Yan. Then, yung sibuyas. So, yan. Ay. So, durug-durugin natin sibuyas para ano siya. Hiwa-hiwalay-hiwalay. Yung mga anak ko, nakaabang na sila. Yung magandang bonding habang nanonood ka ng marathon. Itong pinakamadaling gawin eh. Kasi lulutuin mo lang yung karne. Tapos gora na. Pwede rin po ang tuna ha. Pwede po yung gumamit ng flex and oil na tuna. Oh. Napakasimple lang. Ayan. Damihan natin ng sibuyas. Dahil mahilig po ako sa sibuyas. Sarap kapag kinakain mo malulutong eh. Ayan. Tapos, isunod ang ating ginisang corned beef. Ayan. Hindi ako naglagay ng mantika, ha? So, hiwa-hiwalay nyo lang. Dahil kapag kinumpul-kumpul nyo yan, malamang, yan ang unang mawawala. Lagyan lang ng arte. Masarap din po yung tuna. Na-try ko na po namin yun. Mas healthy siya at mas tipid. Ayan. So, lalagyan lang naman natin ng konting creative yan eh, para makain ng mga anak natin yung gulay. Yan. Then, maglagay na tayo ng design ang ating cheese whiz. So, unahin natin to. Then, maglalagay din tayo ng mayonnaise. Nilagay ko lang po sa plastic. So, pwede kayong gumamit ng ice bag. Pwede rin po ang pang 1 kilong plastic, yung plastic labo. So, spread nyo lang ng ganyan. Wow! Diba? Yan, limited nyo na ng ganyan para sawa talaga. At the last, yung ating grated cheese. So, ito ay optional kung ayaw nyo, pwede namang wala. Pero kung gusto nyo, meron kayong cheese dyan, mas masarap pag meron ito. Kaya hindi ako naglalagay ng seasoning sa corned beef. Dahil malasa na itong ating mga sangkap pag hinalo. Ayan. Naku, yung kuya ko nakaabang na. O diba, saan ka nakita ng ganyan para ka nang nasa restaurant? Nakatipid ka pa, marami ka pang magagawa. So, yan ang ating homemade nachos. So, ito na po ang ating homemade nachos na pwede nyong pagsaluhan ng inyong pamilya na siguradong magugustuhan ng mga chikiting at napakasarap talaga dahil napakadali lang gawin.
At isa to sa pwede nyong bonding ng inyong mga anak. Pwede kayong magtulong-tulong habang ginagawa nyo to. Tapos kakainin nyo ng sabay-sabay. O, diba? Napakasarap ng bonding ng inyong pamilya. So, yan. Gagawa pa tayo ng iba dahil may natitira pa po at merong mga hihingi. Hindi mawawala. Yung mga anak ko gusto pang magtabi. Kaya magpe-prepare pa ako ng mga panibagong nachos dahil meron pa tayong mga tira dito. Ayan. Sarap nito, mga mami. Hala. Nakakalula. Ayan. So, para sa inyo yung isang tikim. Ang sarap. Ang dalaway ng aking bunso. Anak ko. Ganda. Sarap. So, muli ako po ang inyong madiskarding nanay. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Ang sarap. Kayang-kaya mo nang gumawa kahit nasa bahay ka lang. Club! Nagtawag pa. So, kain po tayo. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!